So, sinasabi mo ba na hindi niyo na ako kailangan dito? Sa'yo nang galing yan. Sige. Hindi ko na pagsisiksikan yung sarili ko sa inyo. Magpatulong ka kaya sa kaibigan mo, Pixie. Huwag mo sabihin, iniwan ka na rin niya. Nakulungbog na yung beauty ko, no? Tapos ngayon pinagbabantaan pa ako ng masama. Ano kaya yung plano ng bruhong batang yun sa akin? What's your next plan? Huwag kayong mag-alala dahil ako na mismo ang gumawa ng hakbang para hindi na pumalpak ang mga plano natin kay Bong. And this time, sisiguraduhin ko na hindi na ang kumpanya ang magiging priority niya. Mas gusto ko pa sana matupad na yung sumpa na yan, matuloy na yung sumpa na yan nang hindi na ako mahirapan, anak! Ang hirap maging magulang mo, anak! Nagbangon na si Daddy. Okay na kami. Pero, bakit parang kumalik na naman siya sa dati? Baka nga, tama si Daddy na ako may kasalanan. Kaya siguro, mali si Minnie. At kaya siguro, nagsisaisip nito kami na iwan ako. Kasi, nakakapagod ako makasama at mahalin. Puro problema lang ang binibigay ko kay Daddy. Kundi dahil sa akin, hindi siya nag-ibig din ng mga sumpa. Tapos, umalis pa si Mickey dahil sa akin. Wala na makakatulong sa kanya. Ayoko na wala. Bigyan ng problema si Daddy. Ayoko naman na maging pabigat sa kanya. Gusto ko lang naman na panginasaya si Daddy. Oh, Bong, bakit ka nagsosolo dito? Is everything alright? Oo nga, Bong, eh. Parang hindi maipintay yung mukha mo, eh. Parang nagiging kamukha na kita. Napagalitan ko kasi si Daisy, eh. Napagsabihan ko siya ng mga masasakit na salita. Ay, kasi naman, Bong, yung anak mo, minsan nagiging sobrang pasaway. Sinanay mo naman kasi, ini-spoil mo naman kasi. Kahit na, pero medyo sumobra yata ako, eh. Sa sobrang inis ko kasi kay Camila, siya yung napagbuntunan ko. Kailangan mag-sorry ako sa kanya. Para hindi na sumama ang loob niya sa akin. Alam mo, Bong, tama ka dyan sa iniisip mo, pero alam mo, mas mabuti siguro kung huwag mo na munang lalapitan si Daisy because I'm sure she's still hurting. Tsaka kailangan din naman niya ng konting space. Kapag dumating na yung panahon na ready na siya makipag-usap sa'yo, di I'm sure mas lalo kayo magkakaintindihan nun. Daisy? Oh, what's wrong? Sawa ka na ba sa mga toys mo? Gusto mo, bibili ka ni Mamu ng bagong toys? Huwag na po, Mamu. Hindi naman po yun yung reason kung bakit ako sad, eh. Napagalitan po kasi ako ni Daddy. Ah, alam mo kasi, nagsumbong yung Daddy mo sa akin, eh. Sinabi niya sa akin na masama loob niya sa'yo. Ano pong sabi ni Daddy Mamu? Galit po ba siya sa'kin? Eh, hindi naman sa galit, pero nagtatampo siya kasi, hindi ba, kaya kayo pumunta dito sa rest house para matakasan ang mga problema sa Maynila.
Eh, hindi naman ganun na nangyayari, di ba? Lalo sumasakit ang ulo niya dito. Ay, hindi ko naman po gusto ito ganun. Sakit ang ulo niya. Eh, kaso ganun na nangyayari, Daisy. Kakausapin ko po siya ulit. Magsasorry po ulit ako sa kanya. Ah, naku, I don't think that's a good idea, my dear. Kasi, sabi niya sa akin, ayaw ka na niyang mausap. In fact, sabi pa niya sa akin, ayaw ka na niyang makita. Eh, baka daw lalong sumama pa ang loob niya sa'yo. Sinabi po ni Daddy yun? Naku, Daisy, alam mo, hindi mo naman masisisi yung Daddy mo kung nagtatampo siya sa mga pangyayari. Bakit hindi mo na lang sundin yung gusto niya? Ba't di mo na lang ibigay yung mga hinihiling niya? Ano, Pixie? Ready ka na bang pakitaan ako ng magic? Ayaw mo ba talaga sa akin, ha? Sorry, Mami. Tinatakot ko lang naman po si Pixie. Kasi, para po gumalaw siya. Pixie, Pixie, puro ka na lang, Pixie. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na laruan yan, chipipay na laruan yan, hindi yan fairy. Kaya nga po eh. Gusto ko nga po sanang pasuin para malaman na natin kung ano talaga siya. Tilgilan mo na ako sa kalokohan mong yan, ha? Pag hindi ka tumigil, ikaw at ang Pixie mo dun sa garden matutulong. Intindihan mo? Mag-toothbrush ka na, nang makatulog ka na. Yes, Mami. Sana, pag bumalis na ako, happy ka na. Alis ka na talaga, bestie. Iiwanan mo na yung bagets. Kung pwede nga lang na dalhin ko si Daisy, di ginawa ko. Kung pwede lang na kunin ko siya dun sa mga walang kwentang tao na yun, ginawa ko na. Alam mo, kasalanan to nung Ivy na yun eh. Kung hindi lang dumating yung bruha na yun, edi sana happy family kayo nila, Daddy Bong. Mabuti na lang din. Nakita ko ang tunay na kulay ng lalaking yan. Pag wala na ako, pwede ba pakidalaw-dalawin naman si Daisy? Gusto ko lang makasiguro na nasa maayos na kalagayan yung pamangkin ko. Ay, oo. Promise, bestie. Lagi kitang babalitaan tungkol kay Daisy. Salamat. Thank you.
Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka marunong makontento. Ang dami mong gusto. Kung hindi ka nag-wish dun sa wishy-wishy flower, hindi sana magiging komplikado ang buhay natin. Hindi ako maiipit sa kitna ni na Ivy at Camila. Nakakapagod maging magulang mo. Mami, sorry po ah. Alam ko naman kung batang maglayas eh. Pero ito lang naman po yung naisip kong way para makabawi kay Daddy sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Sana po, tulungan niyo ako mahanap si Tita Camila para makonvince ko siya magstay at makipagpati kay Daddy. Ako, Sir Bong. Pati pa kayo magpahinga. Medyo gabi na eh. Tsaka mukhang nakarami na kayo. Mang Ador, imbis na sawayin niyo ako, bakit hindi niyo ako samahan sa pag-inom? Ako, Sir. Pasensya na kayo. Hindi naman ako umiinom eh. Pero kung gusto niyo, samahan ko kayo. Pagkwentuhan. Yan ang kailangan ko. Makakausap. Bakit, Sir? May problema ba? Nagigilty kasi ako sa mga sinabi ko kay Daisy. Sinisisi ko siya sa maraming bagay. Pati dun sa gulo namin ni Camila. Sir, mawalang galang sa inyo. Kayo magagalit. Pero sa tingin ko, hindi tama kasi yung ginagawa niyo na pati yung bata nasasangkot sa away ng matanda. Tsaka hindi niyo dapat pinapagalitan si Daisy. Dapat siguro mas mabuting kausapin niya naman lumana eh. Explain niyo sa kanya. Maintindihan naman kayo ng bata eh. Hindi talaga ako nagkamali ng pagkuha sa inyo, mga Dor. Lagi niyong binibigyan ng kaliwanagan ng mga bagay. I'll follow your advice. Magsosorry ako kay Daisy. At sasabihin ko sa kanyang pinagsisisihan ko ang mga sinabi ko at nagawa ko. Ano pala eh? Sir, ano pa hinihintay nyo? Hindi. Puntaan nyo na. Tama ka. Makikipag-ayos na ako. Sige, mga Dor, ha? Sige, sige, sir. Nilipit ko na to. Daisy, pwede ka ba makausap? Daisy? 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 Ivy? Ivy? Ha? Bakit? Nasaan si Daisy? Ha? Dapat nandito siya sa kwarto niya, natutulog. Abi, wala siya dito! Oh my God! Kung wala dito si Daisy, nasaan siya? Mami, ano po nangyari? Bakit naririnig po ko po? Nagkakagulo kayo kanina sa baba. Ay nako, nawawala yung pinsan mo. Naglayas si Daisy. Saan daw po napunta si Daisy? Malay ko sa lokalokang yun. Basta sabi na yung daddy mo parang hindi yata makita ni Tito Bongo dun sa farmhouse ni Camila eh. Kaya yun, mga pulis na naghahanap. Sana hindi niyo makita si Daisy. At huwag na siya pumunta dito. Para wala na akong kinainsan. Sana matupad yung wish mong yan. Dahil ako din, iritang-irita din ako dyan sa batang yan. Talaga po, Mami? Bakit naman po? Kasi syempre, tuwing nakikita ko siya. Naaalala ko na si Rose ang pinili ng Tito Bong mo at hindi ako. Oh, edi sana. Ako yung asawa niya. May anak kami. Tapos ang yaman-yaman ko pa. Ano po, Mami? Ano po yung sinabi niyo? Hindi ko po magets, Mami. Baby, hindi mo talaga magigets. Kasi baby ka pa. Bata ka pa. Sige na, patuloy ka na. Inside, inside na. Dali, dali. Yan. Good night na. Kiss mo ako. Good night. Naku! Mali yung ginawa ni Daisy. Delikado yun. Pwedeng malagay siya sa panganib. Kailangan tumulong ako sa paghanap sa kanya. Hindi ko naman magagawa yun habang nakakulong ako dito. Sir Bong, nilibot ko mong bahay. Hindi ko makita si Daisy. Bong, I have a really bad feeling about this. Saan naman kaya nagsuot yung batang yun? Bong,
Nakita ko sa bedside drawer ni Daisy. Dear Daddy, alam ko po magagalit kayo sa gagawin ko. Sorry po talaga. Ayoko pong pahirapan kayo. Kaya nag-decide ako na umalis na lang. Pupunta po ako kay Tita Camila. Sasama na lang po ako sa kanya. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Hindi naman po ako papabayaan ni Tita Camila. Ingat mo po lagi ang sarili mo. I love you very much, Daddy. Sorry po ulit sa lahat ng kasalanan ko. Love, Daisy. Alam ko na kung saan napunta si Daisy. Bro, saan ako pupunta? Bong! Bong! Ano kaya nung tumatawag to? Pagtas ako away-awayin? Hello? Oh, bakit ka na naman tumatawag dyan, ha? Hello, Camila. Andito kami sa farmhouse mo. Eh, sabi ni Jing, papunta ka raw Maynila. Andiyan ba yung anak ko? Si Daisy, kasama mo ba? Hindi ko kasama ang anak mo. Bakit sa akin mo hinahanap? Kasi naglayas siya eh. Pero nag-iwan siya ng sulat. Tapos sabi niya, papunta daw siya sa'yo. Kanina pa yun, nung nandun ako sa rest house niyo. Kanina, yun ang huling usap namin. Nasaan ba siya? Eh, kung wala siya sa rest house ko at hindi mo siya kasama, nasaan yung bata? Ako pa ako na, paano na si Daisy ah? Balitaan niyo na lang ako kung may developments yung paghahanap niyo kay Daisy, ha? Makakaasa po kayo, Mr. Adonis. Salamat, officers. Bong? Bong, may nakasalubong ako mga pulis sa labas. Ano daw sabi nila? May balita na ba sila tungkol kay Daisy? Wala pa eh, pero kumikilos na sila. Bong! What is that girl doing here again? This is a family crisis. You shouldn't be here. Pamangkin ko rin si Daisy. Kaya may karapatan ako para makialam sa nangyayari. Bong, ano ka ba naman? Nakalabas si Daisy nang hindi mo namamalayan. Bakit mo ba ako sinisisi sa pagkawala ni Daisy? Ginusto ko ba yon? Ha? And for your information, kaya naglayas yon dahil pinuntahan ka niya. So, ang ibig sabihin, kasalanan ko? Ganyan ka ba talaga, Bong? Lagi mo na lang sinisisi sa iba? Alam mo, kaya umalis si Daisy at pinuntahan ako dahil itinulak mo ko paalis. Kaya naglayas si Daisy dahil tinanggalan mo ko ng karapatan bilang tita niya. Kaya kung may dapat sisihin dito, ikaw yun. Buong oras na para punan mo naman yung pagkukulang mo sa anak mo. At isa pa, pakalalaki ka naman. Naliligo na yata ako ah. Parang hindi na ito papunta ng pharmacy, Tita Camille. Pare, may bata ata dun ah. Hoy! Bata! Halika dito! Oh no! Wala dun! Oh, asa na yun? Pare, naman na. Tara, minum na lang tayo. Iyanan natin yun. Dito lang kanina yun ah. Na lang. Natakasa ko yung mga mama. Hindi dapat ako lumayas. Alam ko na. Babalik ko sa bahay. Magsusuri ako kay Daddy. Tapos, isipin ko na lang yung ibang paraan para pagpatingin sa lang ni Tita Camila. Minsan nang pinagtangkaan ng Ivy na yan si Daisy eh.
Baka nga siyang may pakananang lahat ng to. Kaya ang kapal din naman pala ng mukha mo, no? Alam kong ginagamit mo lang ang bata para mapalapit ka kay Bong. Alam mo, matagal ko na napaghahalata eh. May gusto ka rin sa boyfriend ko. Sawa na akong maghintay ng pakita ka ng magic, ha? Nabobore na ako sa'yo. Itatapon na lang kita. Kaya ako kayo pinatawag para masabi ko sa inyo na alam ko kung nasaan si Daisy. What?